Ang topic is all about con exceptions. Pero bago tayo mag-proceed doon, no, so record muna natin yung degrees of equation. Yung say degrees of equation, no, so para malalaman sir kung ano yung degree na equation. For example, meron tayong 2x raised to 10 plus 3x raised to 5, no, plus 3x raised to 2 plus 4 is equals to 0. So para malalaman sir yung degree na equation na to. So yung degree na equation na to is nakadepende doon sa pinamataas na exponent ng equation o ng variable. So yan, ang variable natin is x lang, no? And then pinamataas na exponent ni x is si 10. So masasabi natin na itong equation na to is nasa 10th degree. So ano ba yung linear equation, no? So yung say linear equation kasi, so ito yung mga equation na may degree of 1. So yan. And then given equation, no? For example, meron tayong y is equals to 2x raised 1 plus 2, or parang ganito. Kasi diba, ang alam natin, any variable na walang exponent or hindi kita exponent is sum at 1 siya, tama diba? And then plus 2. Pero meron din siyang variable na x, pero ang exponent is 0. So bakit 0? So bakit meron siyang variable pa rin sir? So parang ganito guys, no? So kasi, so diba, 1, muray natin yan. 1 raised to 0 is 1. Tama, diba? 3 raised to 0 is 1. So, any number raised to sa 0 is 1. Tama, diba? So, kung ganito, so 2, x raised to 0 is equal to 2 times 1. So, 2 na lang siya. Tama, diba? And then, yan, kung ganito equation natin, so, ano ba yung pinamataas na, ano, na exponent? So, diba si 1? So, yan, kaya naging ano tayo. Yung equation nito is a linear equation, no? Or an equation with a degree of 1. So next. So ito pala yung ano niya, no? Yung graph niya. And next, meron tayong quadratic equations. So yung say quadratic equation, ito yung mga equation na may degree of 2. So yun. For example, given equation, no? So y is equals to x squared plus x plus 3. And then kapag ginraph mo siya, no? So somewhat ganito siya. So paano ba mag-graph yan, sir? So yun, let ka lang. So let x is equal to 0. So kung x mo is 0, so magiging 0 to. Ito 0. So y is equal to 3. So nasabi yung x is equal to 0. So, diba? So tama naman, no? So y is equal to 3. Next. So, paano naman kayo pag cubic equation? Yung say cubic equation, so ito yung mga equation na may degree of 3. And then yan. So yan, for example, 2x cube plus x square plus 6x plus 3. And then kapag ginap mo siya, so somewhat ganito, no? And then quadratic equation, so ito yung mga equation na may degree of 4. So given equation, no? For x square plus for x raised to 4 minus 2x cube minus 5x square plus 5x. So pag ginap mo siya, so somewhat ganito, no? So yun. Kung mapapansin ninyo, so ano napapansin nyo every time na tumataas yung degree, diba? So ito yung degree of 1 plus naging ganito, 2, 3, 4, no? So, di ba, parang dumadaming curve. So, para malalaman, sir, kung gano'ng daming curve sa equation. So, guys, no, hindi lang nakalimit sa degree of 4, di ba? Yung, ano natin, yung equation natin. So, yun, hanggang quartic lang pinakita ka, pero wala talaga siyang limit. Pwede siya maging 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yun, nang limit. And then, para malalaman, sir, kung gano'ng daming curve. No? So, kung hindi naman to, talagang hinahanap, pero yun, tandaan nyo lang. So, yung curve is equal sa, yan, degree minus 1. So, diba? Pansinin nyo na lang, kasi magagamit ito sa, ano, calculus. So, yan. So, diba, ang degree natin ay 1, and then, yan, minus 1, so, 0. So, ang curve natin dito is 0. So, tama naman, di ba, wala kayo nakikita ng curve. So, next. So, quadratic equation, so, diba, ang degree niya is 2, and then minus 1, so curve natin ay isa. So yan, so ito yun, no? And then next is a cubic equation, so meron tayong degree of 3. Yan. So curve natin is equal sa 3 minus 1, so meron tayong dalawang curve. So nasan yun? So isa, and then pangalawa. Next, quartic equation, so meron tayong degree of 4. So yan, so yung curve mo ay, ang dami ng curve mo is so, ilan tayo? 4 minus 1. So, curve mo ay tatlo dapat. So, yan. So, 1, 2, and 3. No,
yan, present tayo sa conic section. So, ano ba yung conic sections? From the word itself, conic meaning cones, no? Cones. And then sections meaning parang parts, di ba? So, sabi dito, so, yung conic section daw ay intersection ng ano, plane and double right cone. So, ano ba nasa ba yung plane? So, ito yung plane, no? And then, yung conic, yung double right cone, so, ito yun. Ito ba isang cone, so, double right cone daw. So, yun. So, kasi, di ba, guys, yung intersection sama ganito, no? Kapag lines, so, kapag yung dalawang lines is nag-intersect, so, ang nabubuo is, ano? So, sama, ito, no? Itong point lang, tama, di ba? Pero, parang kaya pag ang nag-intersect is, plane, tsaka, itong double right cone. So, ano nga mabubuo natin? So, yan. Sabi dito, so, different conic sections are produced by changing the angle and location of the intersection. So, yan. Kapag pag mag-intersect daw tayo, so, babago-baguhin lang natin yung angle tsaka yung location. And then, kapag nagawa natin yun, so, makabudo tayo ng apat na yan, conic sections which are circles, ellipse, hyperbolas, and parabolas. In which, 9 of them will pass through the vertices of the hole. So, ito yun. Ito daw yun. Ito yung vertices. And then, sama't magkakaroon tayo ng intersections between them. No? So, yan. Before yun, so, the general formula of a second degree equation in two variables naman to. No? So, ganito. So, meron tayong ax squared plus bxy plus cx, cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. And then, where a, b, c, d, and e, and f are constants. When you say constants, hindi siya nagbabago. So, yun. I-recall natin to, no? So, yun. Meron tayong 2x. So, kasi, diba, itong value na to, no? So, itong 2 is tinatawag na, ano? Numerical coefficient. Numerical coefficient. And then, itong right part is literal. Tama, diba? Coefficient. So, ang pinagkaiba na lang is somewhat ganito, no? So, yun say numerical. So, somewhat ganito na lang siya or constant siya. Hindi siya nagbabago. Pero itong x, pwede siya magbago, di ba? Kaya siya tinawag na variable. So, from the word varying, so, parang varying meaning nagbabago, kaya siya naging variable. No? And then, parang ganito. So, 2x, so, pwede mo siyang pata ng 0, di ba? 2 times 0, 2 times 1, 2 times 3, 2 times 40. So, ibig sabihin, so, yung 2 remain constant. So, kaya siya tinawag na constants. No? And then yan. So, paano yun, sir, kapag b is equal to 0? So, ilat natin yung b as 0. So, kapag yung b daw ay 0, so, yun daw ang magiging output daw natin is ganito. So, equation daw siya ng conic section. So, paano yun? So, syempre, kapag b ay 0, yan, kung 0 to, ang mangyari, 0 na to lahat. Tama, di ba? So, matitira na lang ay ito. Yan. Tama, di ba? So, ito daw ay yung general formula ng conic section. So, yan. Tandaan mo yun. So, yan. Sabi dito, if a right circular cone is cut by a plane parallel to its base, so the intersection will be circle. So, parang circle, sir. So, yan. Sabi daw dito kasi, yung plane na daw to ay, ano, is parallel to its base. So, ito yung base natin, no, ng right circular cone. So, ito daw pangkat natin na plane is parallel daw sa kanya. So, ano kayang gagawa nating ano? Section or conic section, no? So, syempre, kapag kinat natin siya dyan sa ganyang form, so, samat ganito yung magiging itsura niya, no? Tama, di ba? So, yan. Para ba nalaman, sir, kung circle ba yung equation natin? So, yan. Sabi dito, so, if A is equals to C, so, paano A is equals to C? So, ano ba yung A? So, A, siya yung numerical coefficient ng x squared and then si C, siya yung numerical coefficient ng y squared. For example, meron tayong equation na ganito. So, 5x squared plus 5x plus 3 x plus 4 plus 5 y squared plus 6y is equal to 0. So, ano kaya itong equation na to? Circle ba to o hindi? Equation ba ito ng circle? So, paano mananaman yun? Sige, tingnan natin yung value ng A. So, ang value ng A ay, ano, yung numerical coefficient ng x squared which is 5. And then, C ay, ano, so, siya yung numerical coefficient ng y squared, or yung katabi ng y squared. So, yan. So, 5. Tama, diba?
And then, kita natin, no, na A is equal to C. So, therefore, itong equation to is circle. No? So, kasi, yan, pwede ko kayong bigyan ng equation and then hindi ko pwede, mali nyo, hindi ko sabihin na circle siya or parabola siya or ganun. Yan, for example, meron tayong 3x squared plus 3y squared plus 4x plus 5y plus 34 is equal to 0. So, yan. Kung ito yung, kung wala na tayong like terms, no? So, kung okay na yan. And then, tingnan natin yung x squared and then yung y squared. So, ang gawin natin, hanapin natin yung a tsaka c. So, pating a and then ito yung c. Rekta na. So, ano siya? Equation siya ng circle, no? And then, yan. So, sabihin natin, i-divide natin both sides ng 1 over a. So, ang mangyari? Ang mangyari ay, ito may ka-cancel, no? So, a over a is 1. Tama, diba? And then, yan. So, d over a is a. E over a is ea. F over a, no? Is equal to f over a, no? And then, yan. So, nangyari, so, paano naging nawala yung scissor dito? So, kasi, diba? Okay, mangyari dyan, c over a. And then, sabi kasi natin, so, A is equal to C, no? Kung circle siya. So, yan. Kung equal sila, so, C, may, C divided by A. So, 1 na lang siya, no? Tama, diba? So, yan. So, for example, yan. So, X squared plus Y squared plus 4X plus 5Y plus 34 is equal to 0. And then, kung mapapansin ninyo, so equal pa rin si A kay C. Kasi, ang numerical ni A is 1. And numerical ni, ang numerical ni X square pala ay 1. And then, numerical coefficient ni Y square is 1 pa din. So, equal pa rin sila kasi both silang 1. Next. So, to generate a parabola, no? So, the intersecting plane must be parallel to one side of the cone and it should intersect one of the cones. So, sabi dito, so, yung plane daw ay, ano, parallel siya sa isang side, o sa side. So, kung ito yung plane natin, yun, parallel siya sa side na to. Tama, di ba? And then, kung parallel siya, and then nagka-tie ng ganyan, so, ganito yung mga, ano natin, yung mag-generate nating figure. Tama, di ba? And then, sama natin kung kanina natin yung gilid lang. So, ito yun. So yun, syempre, di ba, kung circle siya, kung circle siya, sama ganito, itsura ng graph niya. Pero pag parabola, no, parang payo. No? So, pwede siyang pa-upward, pwede pa-downward, pwede pa-ganyan, pa-left, pwede pa-right. So yan, parabola yun. And then, yan. So para magiging parabola, yung equation, sir. So yan, if A is equal to 0. So kung A is equal to 0, ng 0 to, ano? Mga titira na lang is ito. Tama, diba? So, mayari ganito. And then, yan. For example, so may equation ka na 3y squared plus 44x plus 7y plus 4 is equal to 0. And then, diba wala ka nakitang x squared na variable, tama, diba? So, ibig sabihin nun, so parabola siya. And then, pwede rin naman si c yung 0. So, kung c to c, ang matitira na lang ay 0. So, yan. Ito. Pagkakitin natin si C. So, ito matitira na lang. No? So, kasi mamultiply si y squared ng 0. So, magiging 0 na lang din siya. And then, yan. So, for example, so, 2x squared plus 44x plus 7y plus 4 is equal to 0. So, diba? Walang y squared. So, ibig sabihin nun, parabola siya. And then, guys, no, huwag kayo malilito. So, itong A is equal to 0 and C is equal to 0. So, isa lang sa dalawang yan. Kung baga sabihin natin either. Either A is equal to 0 or C is equal to 0. So, ano siya? Parabola na agad siya. So, next. So, if the plane intersects with the one pieces of the cone and not parallel to the base, the intersection will be an ellipse. So, yan. So, sabihin natin, yung isang cone lang daw ulit ang gagamitin natin. So, isa-isa muna. And then, sabi dito,
yung pangkat daw natin is hindi siya parallel sa base, pero hindi rin sinabi na parallel sa ano, sa yan, sa side. So ano mangyayari? So for example, nagkatay ng ganito, so magiging kalabasan natin is somewhat ellipse daw. So diba, na imagine nyo kung somewhat nagkat tayo or kinat natin yan, itong tsura yan, ang magiging mabubuo nating figure is ellipse or paoblong, tama diba? So yun, so parang ganito yung ano nyo, yung figure nyo, parang paoblong or oblong talaga. So yan, so paano malalaman sir kung ellipse ba o yung equation or hindi? So sabi dito, if A is not equal to C and A and C have the same sign. So example, 2x square plus 3y square plus 44x plus 7y plus 4. So ano ba yung A natin? So ang A natin ay 2, and then ang C natin ay 3, no? And then tama naman, di ba, hindi sila equal, and then pangalawa, meron silang same signs, di ba? So ibig sabihin nun, so ano siya, ellipse siya yung equation nun. And next, yeah, to generate a hyperbola, so the plane must intersect both pieces of the cone. So gagamitin na daw yung dalawang cone, no? Cone 1 and then itong cone 2. So ang sabi dito, the plane must be perpendicular to the base of the cone. So when you say perpendicular, so yung plane daw ay may degree na 90, tama di ba? 90 degrees. So kung 90 degrees, so ganito, magiging itsura niya. Tama di ba? And then kapag kinat mo siya, so parang ganyan magiging tapis niya. And then yan, and ang figure natin na mabubuo is ganito, no? So pag ganito, dalawa. Parang siyang dalawang parabola. So kung ganito, no? So ulitin natin, so kung circle, so ganito. Kapag parabola, ganito. Kapag ellipse, ganito. And then kapag parabola or hyperbola pala, ganito. Dalawa. Parang pare sila lagi, no? Pwedeng ganito. And then, yan, para malalaman ang hyperbola siya, sabi dito, A and C is not equal, and then A and C has different signs. So, unlike dito sa kabila, no, itong ellipse, sabi dito, they must have the same sign. And then, pero pag hindi sila same sign, so ibig sabihin yung equation na is hyperbola. So, yan, for example, so 2x squared plus minus pala 3xy square plus 44x plus 7y plus 4 is equal to 0. So ang A natin ay 2, tama di ba? And C natin ay negative 3. So tama lang na hindi sila equal, and then they have different sides. So yun, next week na to,